Ito ah, posibleng tumungtong si Kiefer Ravenna sa Japan B-League matapos makatanggap ng offer mula sa isang koponan sa naturang liga. Kinumpirma ni NLEX Road Warriors head coach Yeng Giao na may nagpaparamdam na kay Ravenna para maglaro sa B-League na kasalukuyang nilalaruan ng kapatid nitong si Ferdy Ravenna. Ayon kay Giao, Disyembre pa nang malaman ni Kiefer ang offer na ikinukonsidera naman ito kahit posibleng lisanin nito ang Road Warriors kung matutuloy ang plano. Gayunman, magiging balakid lamang sa plano ang kontrata ni Kiefer sa NLEX kung saan nakatali siya sa 3-year deal kasama pang uniform players contract agreement sa pagitan ng mga players at ng PBA. Handa naman si Giao na pakawalan si Kiefer lalo't malaki ang maitutulong nito sa kanyang basketball career. Sports Balita. Alam mo partner, hindi nakakagulat to eh na may isang liga sa ibang bansa or overseas na interested kay Kiefer Ravenna dahil alam naman natin kung anong klaseng player ito sa loob ng court. Yun nga, maganda dito at least may posibilidad na mag-reunite sila ni Turkey pati si Kiefer nga sa Japan B-League. Pero dito natin napapatunayan na hindi lang sa PBA yung be all and end all na mga basketball players natin sa Pilipinas na hanggang PBA lang yung pangarap nila. Yun na yun, kumbaga. Meron pang ibang mga opportunity sa ibang bansa na pwede rin mag-grow yung career nila as a basketball player nga. Maganda rito si Kiefer Ravenna na bibigyan ng opportunity na yun niya. Natatakam din itong sumabak nga sa mga international leagues din, partner. Saka isa pang maganda dito, napapansin, hindi lang naman yung basketball player ng Pinas eh, pero yung Philippine basketball itself, di ba? Yes. Ibig sabihin, ganun nakaganda yung programa ng Philippine basketball natin. Kaya itong mga players natin, kumbaga nasa-scout na ng iba't ibang liga internationally. Maganda to para sa pangalan ng Philippine basketball. Yun nga, sinasabi nga maganda nga yung exposure nga ng mga players natin dito sa Pilipinas. Medyo nakakapagtataka lang na bakit ngayon medyo hindi naman napag-iwanan pero bakit naisip ng mga basketball players natin sa Pilipinas na bakit hindi na PBA yung pinaka parang end goal ng mga basketball players kaya parang mas madali na lang sa kanila makahanap ng ibang opportunity. Parang may kulang ba sa natin sa basketball natin dito sa Pilipinas at hindi nabibigyan pansin yung mga players kung kaya't kinukuha nila opportunity nga na makapag-basketball sa ibang bansa. Iba rin kasi kapag exposed ka sa mga international leagues eh. Hindi naman sa small or minamaliit nila sa PBA. Pero si PBA, alam naman natin, karamihan talaga, yun yung pangarap. Oo naman. Pero yung makatungtong ka sa international stage, ibang usapan, di ba? Pero ang maganda naman dito sa kalagayan ni Kiefer, kung sakasakaling maaari siyang ma-release nga ng NLEX, supportado naman siya ng kanyang coach. Na alam naman niya na hindi makasarili si Coach Cheng dahil alam niya na para to sa improvement ni Kiefer as a player. And for sure, yes, tatanggapin pa rin naman to ng NLEX or ni MVP sakaling bumalik na siya sa PBA or sa Pilipinas. Yes, diba? Hopefully mapag-usapan na maayos ito. Although yun niya, marami pa rin hadlang or at least mga problemang pagdadaan ito ni Kiefer Ravenna bago siya makalipad nga sa Japan kasi bukod nga sa May contract niya. Siyempre, yung pagbiyahe din eh. Siyempre, may travel ban din niya sana sa Japan eh. Mahirap na ngayon kasi may deadline din para sa mga imports sa Japan B-League at kukunti na lang yung panahon ni Kiefer para nga mapag-comply sa mga requirements nga na kailangan ipasa.